ganyan siya. Nakapansin niyo itong mga RAM na hindi na siya gumagana. Ito, try natin ayusin. Siyempre, kailangan natin ng itong heater. Tapos, itong shock, wala yan. Ito, DIY ko lang to. So, ginagamit ko siya sa pang-hold ng RAM para hindi ako mahirapan siyang i-heater. So, ilalagay ko lang yan dyan. Ganyan. Wow naman! Wow! May shock siya sa ilalim para hindi gumalaw. So, pag i-heater ko siya, mabilis lang. Tapos, ano sa palagay niyo? Aking extra na unit para sa testing. Meron din tayong tester. So, pero hindi muna natin gagamitin yan. Mostly ngayon ang gagamitin natin para ma-try nating maayos is itong heater. Siyempre, hindi rin nawawala yung pambura. Kailangan din natin ng pambura. So, minsan siguro napapansin nyo, minsan bago pa yung RAM natin, bigla na lang hindi gumagana. May time naman na luma na, di na rin gumagana. So, yung iba nawawalan din ng pag-asa, bibili rin ng bagong RAM. May time naman na kapag ayaw mabasa yung RAM, ay binubura natin itong pin na to. So, pwede yon. So, paano kung pag binura pa rin natin yung pin, ay ayaw pa rin basahin? Ito ang ating second option. So, anong kailangan natin? Kailangan natin siyempre ng soldering plugs o plugs. Kailangan natin ng heater. Pwede rin yung mga heat gun. Pwede rin yung hair dryer. Depende sa gusto nyo. So, sisimulan na natin. So, tatry natin tong memory na to. Memory na to is 'yan. So, try natin siyang ayusin. So, ipapatong ko tong memory dito. And buksan natin yung heater. Tapos heater. Then gagamit ako ng tweezer para pangkuha ng plugs. Pwede rin naman kahit anong bagay na metal na hindi masusunog. Then puto ko sa bawat chips na to. Lalagyan natin itong bawat chips. Puto natin, lalagyan natin ang paste. Madali naman siya matunaw kapag natutukan na siya ng init eh. Nakikita nyo, 400 yung ginawa akong ano, 400 yung nasa ano ko. Depende sa inyo yan. Pero malimit, nasa 250 lang dapat. Pero gusto ko siya mainit agad eh. So, ang ginagawa ko dyan is nihintay kong bumula o parang kumulo konti. Ikutan mo bawat chips tapos kumulo. Yan. Kasi parang may mga bola yan sa loob eh. Kaya ngayong talagang mga malulupit na mag-ayos nito is nare-rebol yung mga chips na to. Sobrang hirap na. Third option na yon. Ay, fourth option na yon. Kasi third option, papansin ito yung mga maliliit na to na capacitor, transistor,
Yan, pinapalitan yan. Ititest yan. Pero itong second option, itong pinakamabilis muna. Sana maayos natin ito. Mas mabilis i-heater kung meron ka mga holder na ganyan. Bali headset yan na nasira. So, nilagyan ko lang siya ng stand. Yun lang, yun lang. Okay. X. Nabaligtarin ko naman. Kasi kabilaan yan eh. Yung ibang mga RAM is one-sided lang katulad dito. So, ingat lang kasi mainit pa. So, ingat pa itong heater. So, napapansin nyo, malimit sa mga RAM, may mga sticker, di ba? Tapos, mahirap tanggalin yan, may iwan yung papel yan. Ang technique yan is, hayaan nyo lang siya mabasa din ng flux. Hayaan nyo lang. Ito, gilid. Gilidan nyo lang ng ano, face to. Napapansin nyo, tumutupi siya ng pusa. Gainitan yan, lalambot na yan. Lalambot na siya. Dali na siya. Ano? Kasi kung hindi yan mainit, naiiwan pa na papel dyan. Tanggal na. So, same procedure pa rin. Lux. So, antayin lang natin siyang lumamig. Okay guys, malamig na. So, dilinisin ko mayon na yung mga natirang paste. Gamit itong gamit na toothbrush at lighter fluid. Okay. Siyempre, hindi mawawala si ang legendary pambura. Para dinisin ang ating RAM.
Ito yun na. Pupunta na tayo sa ating unit para i-testing. Magkabit lang natin. Dito. Slot. Okay. So, tatry natin. I-on. So, success ang ating unang RAM. So, tatry natin ayusin ito, mga natitira pang RAM. So, huwag kalimutang comment, like, and subscribe. And click the notification bell para sa ating mga susunod pa na mga videos. Salamat! Thank you.